Meron naman akong certificates. Meron naman akong working experience na ipinasa din. Pero hindi ako nakapasa. Bakit kaya? Ano pong gagawin natin para po ma-approve at maging teacher sa iTalki? Hello, hello! Welcome back po ulit sa ating channel. At kumusta naman kayo dyan, mga madiskarteng taong bahay? Mga madiskarteng dumidiskarte ng pagkakadiskartehan. Okay, so in today's video po, magbibigay po ako ng tips sa inyo kung paano po maging teacher sa iTalki. Hindi po lingid sa ating kaalaman kung ano pong nangyayari sa buong mundo. Sasabihin ko po sa inyo, sa panahon ngayon, mahirap po talagang mag-apply sa kahit anong platform, online teaching platform. Medyo naghigpit si iTalki. Okay? Pero hindi lamang po si iTalki ang naghigpit. Lahat po, halos lahat ng online teaching platform naghigpit. Ng mga requirements, ganun. Dalawa pong klase ng teacher ang pagpipilian nating applyan. Yung una, professional teacher, tsaka yung isa, community tutor. Sa community tutor po, wala pong certificates na hinihingi. Okay? So, ang kailangan lamang sa community tutor ay edad mo lamang ay 18 years old pataas. Pangalawa, kailangan lamang ay yung language na ituturo mo ay talagang alam mo. Yun lang. Tapos wala namang hinihingi certificates doon. Yung pangatlong hihingi na requirement sa'yo ay yung video introduction mo. So, yun lamang. Ngayon, paano tayo makakapasok kasi naghigpit si iTalki ngayon? Or hindi naman si iTalki, lahat. Okay? Paano tayo makapasok? Unang-una po, pag-submit mo ng iyong application, makikita ka agad yan ng taga-iTalki. Yung mga nag-check ng applications doon. Siyempre, kahit medyo marami yung nag-apply, hindi naman sinabing hindi sila nag-accept or nag-approve ng applicants. Ang sinabi, medyo mahigpit lamang. So, paano tayo makakalusot? Magandang tanong. Papapansin tayo sa ating video introduction. Kapag kung hindi ka tapon-tapon yung iyong video introduction, malamang matatanggap ka. Diba? Kasi, napakarami ng applicants. Tapos, pagkakita ng video introduction mo, ay, hindi compelling, hindi siya promising, parang kagaya lang din siya ng ibang teachers. Parehas lang din. Ganon. So, kailangan po magpapapansin tayo dun pa lang sa pag-a-apply. Okay? Alam ko na yung video introduction na gagawin natin ay para lamang po yan sa ating students na importante-importante na gawin natin para pag nakapasa na, na-approve na, makikita ng students yan sa ating profile na ganito, ganyan, ganyan. Okay? Yan yung pinaka-advice. Kasi, meron po sa ating nag-a-apply na, sabi nila, meron naman akong certificates. Meron naman akong working experience na ipinasa din. Pero hindi ako nakapasa. Bakit kaya? Malamang makakapasok ka kapag magandang-maganda ang video introduction mo. At kung paano gawin ang video introduction, may tip po ako at ilalagay ko sa description box below kung paano po gumawa ng video introduction na talagang kapansin-pansin at hindi ka tapon-tapon. Okay? Disclaimer po, ang sinishare ko po sa inyo ay ang aking experience at ang aking naintindihan sa nangyayari ngayon sa iTalki. Okay? So, nasa sa inyo po yun kung gagawin nyo yung mga tips na sinasabi ko sa inyo o hindi. Okay? So, wala namang masama kung susubukan natin, di ba? Hindi naman tayo magbabayad kay iTalki, di ba? So, laban lamang po. Sino man yung mga gustong maging guro ngayon sa iTalki, laban po. Tagalog man yan, English, Cebuano o kahit anong klaseng language na kaya mong ituro, pwede nyo pong ituro kapag ka nakapasok na po tayo kay iTalki. Okay po? So maraming salamat po sa nanonood. Maraming salamat po sa nanonood ngayon. Please don't forget to subscribe, like, hit the notification bell po dyan, malapit lang sa subscribe button. Share. Share nyo po ito, please. Tsaka mag-comment na din po kayo. Okay, see you!